Ariane Rivera goes to Cinemalaya. Bibida po ang Kapuso Primetime Queen sa Balota, ang Cinemalaya entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Bibigang buhay ng Kapuso Primetime Queen ang isang guro sa gitna ng eleksyon na magliligtas sa huling kopya ng Balota. Ang pelikula written and directed by Kip Oybanda. Isang SUV ang nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Patay ang 3 sa 6 na sakay nito. Ayon sa pulisya, patungong Baguio City ang mga biktima ng mabangga nila ang isang signage sa kanang bahagi ng kalsada. Nawalan umano ng kontrol ang driver nito at tumawid sa kabilang kalsada hanggang sa mahulog sa bangin. Bukod sa 3 nasawi, nasugatan din ang 3 pang sakay ng SUV na dinala sa ospital. Patuloy ang imbestigasyon sa disgrasya. Dumalo si dating U.S. President Donald Trump sa kanyang trial sa New York. Kaugnay po ito ng pagbibigay umano ng hush money ni Trump sa isang porn star noong 2016. Ayon sa prosecution, nilabag ni Trump ang batas. Ang pagbayad daw ng kampo ni Trump sa porn star na si Stormy Daniels para sa katahimikan nito ay layong linlangin ang mga butante noong 2016 presidential elections. Inaasahan din magbibigay ngayon ng opening statement ang mga abogado ni Trump. Si Trump ang unang dating U.S. President na naharap sa federal charges sa Amerika. Dinarayo ang isang irrigation tunnel sa Abra dahil sa malinis at malabig na tubig. At pwede rin magpalamig sa hindi lang isa, kundi 7 waterfalls sa Lake Cebu sa South Cotabato. Makibiyaheng saksi sa report ni Darlene Kay. Grabe ang init! Swak na magtampisaw kaya tara na sa South Cotabato. Mabighani sa ganda ng waterfalls na di lang isa, di lang dalawa, kung hindi 7 talon na matatagpuan sa Lake Cebu. Itong araw madalas dayuhin ng mga turista pag nasa lugar. Perfect mag-chillin-chillin. At kung may pagka-adventurous, bakit hindi magpaago sa tubig sa pamamagitan ng water tubing? O di kaya mag-ala superhero sa kanilang zipline. Mae-enjoy mo na ang preskong hangin, may bonus pang breathtaking view. Mula South Cotabato, magpalamig naman tayo sa Manabo, Abra. Malinis at malamig ang tubig sa irrigation tunnel. Enjoy ang mga bata na magpadala sa agos ng tubig. Mayroon ding malawak na swimming pool. Swak na swak ang lugar sa bonding moments at wala ritong entrance fee. Biyahe naman tayo sa Aurora at dayuhin ang Amuro Dam sa bayan ng Dilasag. Refreshing ang vibes ng lugar at ang good news pa dyan, libre ang entrance fee. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Dahan-dahan bumigay ang bahagi ng tulay na yan sa China. Matapos ang ilang sandali, tuluyan na itong nawasak at bumagsak sa ilog. Sa isang video, nakunan din ang pagragasan ng bahan at tumangay sa isang sasakyan. Ilang tao na rin ang naitalang nawawala. Ang pagbaha ay dahil sa matinding pag-ulan. May nagbabalik na coach sa The Voice State. Yan ay walang iba kundi ang SB19 member na si Estelle. Sa All Out Sundays kahapon, kinumpirma ng singer ang kanyang comeback sa The Voice Kids Philippines na mapapanood dito sa GMA Network. Noong isang taon ang grupo sa ilalim ni Estelle na Vocal Mix ang nagwagi sa The Voice Generations. Pati ang P-Pop Kings ng SB19 magbabalik din sa susunod na buwan para sa kanilang bagong single. Habulan sa putikan ang palaro sa Ilocos Norte. At ang hinahabol, iba't ibang hayop. Game na nakipagpatintero sa biik, sa manok at sa pato ang mga residente sa bayan ng San Nicolas. Yan ang palaro nila para sa pista ng barangay. At ang premyo sa mga nanalo kung anong hayop ang nahuli. Masaya naman ang mga residente sa kakaibang palaro sa kanilang barangay. Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.